Maswerteng araw ang team ng Los Angeles Lakers sa player na kanilang nakuha, mga idol, this NBA draft. Pero bago natin yan kilalanin, balita muna tayo ni Brian Winners patungkol nga dito sa Warriors pati na rin kay Draymond Green. Dahil ito nga daw, Kings ay maaaring huntingin si Draymond Green. At ang rason na nakikita dyan ni Brian Winners ay dahil nga daw itong si Coach Mike Brown ng Kings pati na rin itong si Draymond ay close nga daw. And then itong Kings, mga idol, ay meron pa nga daw 35 plus million in cap space ngayong summer. And well, mga idol, alam naman siguro natin ang kahilingan ni Draymond Green. Gusto niya ng long-term contract at gusto niya ng 100 plus million. Sa tingin niya nga, deserve niya yung ganong kontrata. At sinabi nga rin ni Stephen A. Smith na eto nga si Draymond dapat na magkaroon din ng 100 plus million na deal. Kung yung ibang player nga daw ay nakakakuha, paano pa nga daw itong valuable piece na kagaya ni Draymond Green? Kaya nga ngayong offseason, I think makikita natin kung ano talaga ang priority neto ni Draymond Green. Gusto niya lang ba talaga ng malaking salary mula nga sa mga teams, or mas pipiliin niya ngang manatili sa Golden State Warriors for less money? Abangan natin yan, mga idol. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng mga idol ang steal of the draft nga daw para sa team ng LA Lakers na walang iba kung hindi si Maxwell Lewis. And well, mga idol, quick introduction sa player na ito. 6'7" nga siya, forward ang laruan. At last season ay nag-average nga siya ng 17.1 points per game, 5.7 rebounds and almost 3 assists per game. Ito nga si Maxwell Lewis ay isang two-way player. He can dribble, pass, and shoot. At yan nga, mga idol, ang part na kung saan pinaka-excited ang maraming Lakers fans. Magaling din daw sa depensa itong si Maxwell Lewis ayon sa ilang mga nakapanood sa kanya sa kanyang college days. And well, mga idol, sa kanyang paglalaro ay sabi ng marami na naalala nga daw nila si Brandon Ingram dito sa player na ito na may halo nga daw na Bradley Beal pagdating sa fluidity ng kanyang paglalaro. Panoorin natin ang ilan sa kanyang mga highlights. At humanga pa nga ng lalo ang maraming Lakers fans, mga idol, dito nga sa forward na ito. Dahil the next day, matapos nga siyang ma-draft ng team ng Lakers, kinagabihan, kinabukasan ng umaga, mga idol, ay nag-workout nga daw agad ito. Nag-ensayo na nga daw agad, mga idol, straight to work na itong batang ito. Yan nga, mga idol, ang kinahangaan ng Lakers fans, kaya't hindi na nga daw sila magugulat kung sa season, sa kanyang rookie season, ay makakuha ng minuto ito sa team ng Los Angeles Lakers. Dahil marami nga daw siyang boxes na sinicheck. Isang malaki na nga daw dyan, mga idol, at ang importante ay ang kanyang shooting. At mga idol, kaya niya rin mag-dribble at mag-playmake, and then mga idol, kaya niya rin dumipensa. Kaya naman excited ang maraming Lakers fans, mga idol, at talaga naman daw na swerte sila na nakuha nila itong si Maxwell Lewis sa pang number 40. Dahil claim nung ibang mga analyst sa draft, mga idol, kung naglaro nga daw sa bigger school, bigger name na school itong si Maxwell Lewis, ay baka pumasok ito sa first round at baka sa top 25 nga daw ang player na ito. Pero nakuha nga ito ng Lakers sa number 40. So abangan natin kung ang kinahahype ba ng mga Lakers fans ay totoo pagdating sa season or sa Summer League, mga idol, which is 2 weeks away na lang.